Ayan na nga mga sis, update ko lang kayo. First day ng ating post-operation. So, hindi pa ako masyadong makagalaw-galaw. Tsaka medyo hinihingal pa ako sis kasi medyo masigit pa siya dito. Pero wala naman siyang sakit. As in, walang sakit 100%. Kaya lang, alam mo yun, pag natutulog ka, hindi ka pwedeng tumagilid. Yun kasi yung advice. So, yung tendency is super sakit ng likod mo dito, oh. Dito sa back part mo, tsaka dito sa malapit sa puwet, ganon. Yun lang naman yung struggle, mga sis. Kailangan mo lang ng assistant na may magpapatayo sa'yo at tsaka may magpapahiga sa'yo. May tutulong sa'yo sa CR, sa pagkain, kasi hindi ko pa masyadong magalaw tong braso ko. Kasi nagpa-liposuction din kasi ako, mga sis. Yung pa-Barbie arms na one-time procedure lang, yung kinukuha talaga yung fats dito sa may muscle natin. So, liposuction by Doc Mike ng Aesthetics din. Sinabay siya sa breast augmentation ko, so para isang galingan na lang, ganun. Sa liposuction ako, nabibigat lang dito sa braso ko, kaya di ko siya masyadong magalaw, pero pwede naman mag-exercise ng paganyan. Ayan. Kagaya ng ginawa ko kanina. So, dahan-dahan lang hanggang sa ma-achieve mo yung pinakamanipisang braso, sis. So, medyo magapa nga siya ngayon. One-time procedure lang siya, mga sis. Talagang kinuha na talaga yung lahat ng fats para sa nipisan goal, ganun. Unlike sa Botox or yung inject, is kailangan mo ng precision, diba? So, ayun. Okay naman ako ngayon. Oo, nakapagsalita naman ako. Yung struggle na talaga yung sinabi ko kanina, yung dito sa back part, hindi ko siya magalaw talaga. Super sakit na niya dahil sa paghiga. Kaya kailangan ko talagang humiga, tumayo, umupo, ganun. Hindi pwedeng nakahilata lang tayo sa kama, sis, kasi di mo kakayanin. Yun na talaga yung pinakamasakit na part. Pero regarding operation, super walang sakit, sis. Hindi ko in-expect kasi ang sa pagkakaalam ko kasi sa mga chika na mga kasisteret natin na masakit daw yung operation para karong hindi ko maintindihan. So, ayan, parang natakot din ako nun. Pero, iba sa aesthetics, mga sis, oo, talagang pinatulog lang ako, inalagaan talaga ako. At, ayun, hindi ko na malaya, nakatulog na pala ako nun. Super, iba yung anesthesia, oo. Under general anesthesia po yung procedure. At, tsaka, pagkatapos nun, pagkagising ko, is meron na siya, sis, opo. Kala ko talaga na pagkatapos ng surgery is iiwanan ka lang dyan sa gilid, papauwiin ka na. Pero yung aesthetics talaga, talaga inantay pa talaga ako para yung super wala ng hilo, yung pwede ka na makalakad. Mga 11 PM na ata kami dumating dito sa anestehan namin kasi 3 PM kasi yung operation, na breast augmentation at saka dito sa liposuction ko. So, ayan na. Ang ganda na experience ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Sa mga nagtatanong kung ano yung brand ng implant na ginamit namin is yung Polytech, mga sis. Familiar na talaga ako dito sa brand na to kasi marami na ding gumamit nito at saka satisfied talaga sila. So, eto siya talagang kinuha ko talaga yung boxes. After ng operation, sabi ko kay Doc, pwede ko bang kunin yung box? Pwede ko bang hingiin? So, binigay naman nila, nakakaloka. Ito talaga yung inuna ko, no? Ayan, Polytech. So, 400cc po siya. At under the muscle siya. Yung in-explain ni Doc is, alam mo yun, yung round yung implant. Tapos, parang yung dito sa upper part is tinabunan siya ng muscle. Kaya mukha siyang teardrop dito sa baba. Kaya hindi siya masyadong bukayo na bilog-bilog dito. So, yun yung in-explain niya sa akin. Kaya maganda siya under the muscle. Kasi yung muscle, ito, kukover niya to. Yung half. Kasi puputulin natin yung muscle. Kukover niya yung half. Para ka naka-teardrop. Ayan, mga sis, sa mga nagtatanong kung magkano ba yung nabayad ko. Package na kasi siya. All in na talaga. 150,000. Free laboratory. Free na yung mga gamot. At lahat-lahat na. Wala na akong ibang binaya dun. Magbabayad ka na lang tapos ooperahan ka. At pag gising mo is may bugin ka na. Ganun lang yung eksena, mga sis. Parang hindi ka na mai-stress. Hindi ka na
mag-abala na pumunta pa sa mga clinic, ba pa medical, ano pa ba yung ibang requirements. Dun sa M Aesthetics, hindi ka na mai-stress, kaya M Aesthetics talaga yung pinili ko. At I choose the right doctor, which is Doc Mike Versosa, na super ang bait. Ang bait talaga nila. Yung mga nurses at ibang mga staff, super bait nila mga sis. Alam nyo naman, diba? Nakikita nyo naman sa mga previous videos ko kung paano ako hinandle ni Doc Mike about consultation, kung ano ba yung best size para sa akin, kung bagay ba talaga tong size na to. Kasi, actually, yung bet ko talaga na size is 350 to 375 na cc, pero meron silang breast sizer, yung pinakita ko kahapon na vlog. Doon mo talaga ma-decide kung ano yung dapat na para sa iyo. At also, nakikinig din ako sa doctor na kung ano yung ma-recommend nila sa body shape ko. Depende din kasi yan sa body type, sa breast socket mo. Kaya ayun, 400cc yung napasok mga sis. Yun lang naman yung may a-advise ko sa inyo mga sis, na choose the right doctor, yung talagang hindi lang, alam mo yun, hindi lang pera-pera yung usapan. Kung hindi, dapat satisfied ka din sa quality. Dapat satisfied ka din sa mga gawa nila. Thank you so much talaga, Doc Mike Versosa, sa mga nurses, si Miss Zane, thank you so much. At ibang mga staff, thank you so much sa pag-alaga nyo sa akin. Hindi nyo kami pinabayaan. Kasi mga nagtatanong kasi na masakit ba? Parang ang sakit, ganun. Hindi ganun sis, hindi ka nila papabayaan na masasaktan ka. Kasi diba hindi ka pwedeng tumagilid, hindi ka pwedeng lay flat talaga sa dapat na kaano. Oo. So sasakit yung sa may batok mo, dito, tsaka yung sa may ano. Dito sa hips. Oo, sa hips. Sa likod. Mm-hmm. So ayan mga sis ha, alam niyo nang i-expect niyo pag nagpa-BA kayo. Kaloka. Kailangan emotionally and physically ready kayo talaga. Kailangan maghanda kayo sa pamanggit at saka sa eto, ano yun? Ano yun? Ngalay. Oo, ngalay. Super ngalay ng katawan. Parang inis sa lahat ng ngalay na kaloob. May pakita ka naman sa vlog ko, mami. Hi! Ayun. Siya po yung taga-bili ng mga pagkain. Yes. Super importante talaga na meron kang kasama. Very mga sis, kasi hindi mo papayanin kung kayo lang mag-isa. Hindi na kita kasama. Dool ka niya sis? Ha? Dool ka, hindi palitan na niya. Morgi ito na puruta. Pamunta ni sibuyas, wapos sa kahiwag siwag, sibuyas. Alam mo yung to. Lagi. Hindi natin ipilit yung wala.